Hi guys, this is Shoy Negosyanteng Singkit, and this time we will be talking about the things that you need to do, especially if you are new in this business, the IM Worldwide business. Okay, so meron akong ituturong tips sa inyo, but take note, there is a sumpa in this video. If first time mo itong mapanood, please, 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 do not skip and do not exit. Kasi kung first time mo itong may sumpa, hindi kaya yaman. Lahat ng mga nag-exit nito, hindi yumaman. Kaya naku, kailangan itapusin mo to. Pero kung hindi ka naman member ng IM Worldwide, okay lang. Pero sa mga members ng IM Worldwide, please, 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 finish this video para po makita nyo kung paano nyo mapapalago yung negosyo nyo and paano natin mas mapapaayos pa ang ating negosyo with IM Worldwide. So this is quick and short. So mga ipapakita ko sa inyong mga techniques and tips kung paano mo magagawa ang business, especially if you are a newbie. So welcome first and foremost to IM Worldwide. I am your mentor, NJ, or Negosyanteng Singkit. Kung sa ibang team ka man or kung sa team ko man ikaw nag-join, congratulations and welcome to IM Worldwide family! Okay, so ito yung first tip na ituturo ko sa inyo. First na kailangan mong gawin. Okay, so number one is, you need to set a business talk. Kasi this is a networking business, this is a referral business, and for you to earn, you need to set a talk. Okay, so pag nag-set ka ng talk, you should set it 2 to 3 days before the desired date. Kasi po ang mentor nyo naman ay hindi robot. Sila po ay may ginagawa din. I mean, and sila po ay may mga schedules din. So kung gusto nyo ma-prioritize, set 1 to 2 days. And huwag po kayo magtatampo if hindi ma-accommodate agad. Kasi marami din pong hinahandle sa mentor. Sila mentors. So kailangan you should learn the business fast. Aside from that po, if magseset ka ng business talk after the presentation, kailangan ikaw agad yung papasok. Okay, ano ibig ko sabihin? Kailangan tulungan mo si mentor to close the deal. Hindi po pwedeng si mentor na yung nag-talk, si mentor na yung nag-present, si mentor na yung nag-tee up, si mentor na lahat, sa pati na mag-close deal. Kailangan ikaw mag-close deal kasi take note, kakilala mo yan. Maglalabas siya ng pera dahil kakilala mo sila. Maglalabas sila ng pera dahil tiwala sila sa'yo. Usually, ang dating ni mentor ay stranger. So, kaya kailangan tulungan mo siya na mag-close ang deal. Okay, number two tip, di ba? Bilis lang natin. Paano ba natin i-address ang mga business partner natin dito sa IM Worldwide? Paano natin i-address? Ang tawag lang natin sa mga mentors natin ay mentor. O kaya, ments, kung gusto mo na shortcut, that is a sign of respect. Kasi syempre, nasa negosyo tayo, may mga pioneer, may mga nauna sa atin. So we should treat them with respect and then the same thing will happen to us. Okay, kumbaga, kung paano mo nirerespeto ang mga tao under organization, ganun ka din nirerespeto ng mga tao under your organization. And tip number three. Sa ating tip number 3, we have our rules and regulation. First and foremost, basic lang po yung ipapa-inform ko sa inyo, lalo na kung baguhan ka. So this is just the basic, o kumbaga hindi ito lahat. Pero kumbaga, para ito yung puro ako kumbaga. No? So parang ito yung mga kailangan mong gawin sa simula. So number 1, never ever po kayo na magsisell ng other products while you are in IM Worldwide. Example, lalo na po kung conflict siya. With IM Worldwide example, you have your barley and then meron ka ding barley na ibang brand naman. Okay, so that is actually hindi po sa rules and regulation natin. Pwede kang ma-terminate. And very important po, never ever go with underpricing. So huwag na huwag po kayo magbebenta ng mababa kasi sayang po ang pinaghirapan nyo sa ating application form. Meron po doon nakalagay na rules and regulations and once na makita po ng company na kayo po ay liable, that you are guilty. Guilty beyond reasonable doubt. Okay? If guilty ka, naku, terminated ka na. So, yun po yung mga basic. And tip number 4, for our tip number 4, how to activate pairing. Pairing. Meron na tayong P&F problem. Okay? So, how to activate pairing. So, lalo na po sa mga bago, maraming nalilito dito. Usually, kapag ka ikaw ay bago member, you should always remember para gumana ang pairing sa'yo, hindi po pwede na pag nagpasok ka ng account, kung ano yung package mo, basta may ma-left and ma-right ka lang. It is very important to know that it is always 2 packages lower in your package. Kung ano yung in-avail mo. Example, you avail the gold package. Okay, isa sa mabibenta nating package is gold package. If you would avail the gold package, ang 2 lower packages mo is silver and then bronze. So, pag may pinasok ka na silver and bronze, pwede yung isa sa left and then pwede yung isa sa right, then gagana na ang sales match mo or ang pairing mo. Pwede ka na magpasok ng mabababang packages in any side.
Okay, example, you are in Jade. So kung naka-Jade ka, ang next package mo is Platinum, and then ang lower dun is Titanium. So other than that lang po, yun lang po yung unang kailangan natin. Pag nagawa mo na po yung Platinum and then Titanium, pwede ka na pong mag-pairing. Pwede ka na magpasok ng mga lower package like upper. So very important po kung ikaw ay naka-higher package or naka-executive package, meaning to say 44,000 and up na higher packages natin, you should be mindful na i-refer mo na unang dalawa is first two na lower packages para gumana ang inyong sales match bonus or pairing. Pero kung hindi mo naman magawa yun, okay lang. Dun lang muna silang lahat sa isang side. Hanggang such time dumating na makarefer ka na ng two packages lower left and right, then prepare na po at gagana na po iyong lahat. Okay, so for our fifth tip, okay, fifth tip po ito. So this is how to encode. Pag may napapain ka po, bibigyan ka ng resibo ng IM Worldwide and bibigyan ka po ng proof of payment. And doon mo po may encode para makuha yung commission mo and para makuha yung mga dapat mong makuha. And to sorry. And how to encode? Watch this video! Okay, so this time we will teach you how to encode. Just visit our website www.im-worldwide.net and then click enter. Punta lang kayo sa website na yon. And then once you're there, may makikita kayong login dito. So you need to log in. You should know your user ID and then your password. Okay, so when you click login, magpo-proceed yan dito. Okay, so example, our user account ang gagamitin natin. Okay, so nag-login po tayo. So, lalabas po dyan yung account. Paglabas po dyan ng account, just click po genealogy. After clicking genealogy, scroll down lang po dito sa baba para makita nyo po dyan. So, mamimili lang kayo if left or right natin siya ilalagay. Okay, register left or register right. So, kunwari register right. Okay, kunwari right tayo ha. So, bibigyan po kayo ng ganito ng office. Either email siya or either soft copy or either hard copy. So may ganito pong ibibigay na codes. Ang tawag dyan code. So sample to ng code. So may expiration kung kailan avail. And then merong codes dito. So ituturo ko sa inyo mamaya ano yung laman yan. Okay, so ito yung sample ng receipt. So once nakita nyo to reference number, you just have to type the reference number. So this is the reference number. Reference number is actually the SO number. This one. So type natin kunwari. So F0011822. F0118222. Okay, sobrang ng isang 2. And then next tayo sa activation. With the activation, makikita po natin na meron naman ditong activation, PIN and ID. So nandito lahat included dyan yun. So don't be misled. Yung reference number po is actually the SO number here. Okay, so ito type natin, naka-indicate naman dun kung ano yung activation number. 7396024099. And then yung PIN number natin is 015199. And then yung ID number natin is 040719918. Okay, so makikita nyo dyan, lalabas na yan dyan automatically. Okay, so lalabas dyan yung mga ano. So lalabas siya if right side or left side. Lalabas na din yung full name, last name ng tao. Ang babaguhin nyo na lang is birthday. And then yung gender. And then yung country you have to change. And then magkikreate po tayo ng username and password. It just so happen na yung gamit ko pong code is already expired. Kaya ganyan po yung lumalabas. Hindi na siya nare-read ng system. Okay, so ganyan lang po ang pag-encode and then ayan, makikita po natin 'yan. Pababa. Okay, so automatic na 'yan pagka ano na kasi sample lang 'to eh. Automatic 'yan pag tinype mo 'yan, lalabas na 'yung name ng tao, 'yung middle name kasi hindi mo 'yan matatypean, talagang naka-auto ano na 'yan. So lalabas lang 'yun and then automatic na 'yun. So just change the birthday. Ayan, may mga options naman. And then sa kanya lang ilagay yung username. Username will automatically be yung ano, yung ID number. And then password, just create your default password. So ganyan lang po mag-encode. Just don't forget to encode the numbers and then automatic nang lalabas yung ano dito. Nagkataon lang na
expired tong gamit natin na codes just for sample, kaya po hindi tinatanggap ng system. Okay, so yun. So pagtapos na po yun, pupunta lang po kayo dito and then click create account. So makikita nyo po yung create account dyan. So click nyo lang yun. Okay? And then encoded na siya. Ganun lang po kadali. Yun. Ayan, since na-watch mo na ang video, ganun po para mag-encode. Okay, so meron naman tayong tip number 6. Tama, 5, 6. Okay, tip number 6. So ang ating tip number 6, yung package upgrade and duration. Ang package upgrade and duration po natin is kung gusto mong may commission ka pa, kung ikaw ay may na-refer na mag-upgrade, kailangan mapa-upgrade niya siya within 2 months. So within 60 days, pag nag-upgrade sila, may commission pa ikaw na makukuha. Pero ang totoong upgrade natin is up to 6 months. So kung mapapa-upgrade natin sila within 6 months, pwede pa silang mag-avail ng higher packages, dadagdagan lang nila yung package nila. Pero kapag ka 3 to 6 months na siya nag-upgrade, wala na po tayong makukuhang commission. That's why the mentors are always telling to upgrade within 2 months. Okay, pero ang totoo hanggang 6 months po siya. Okay, so meron na tayong tip number 7. Ang tip number 7 naman po natin, parang mali yung kamay ko doon, dapat ganito. Ayan, okay. Tip number 7, ang tip number 7 po natin, ang good news with IAM Worldwide, we have strong leg retention. Meaning to say, kung hindi mo mapapairingan ang mga nasa kabilang side mo, lahat po yun ay mariretain. Okay, nandun lang yun, hindi siya mawawala and waiting to be paired siya. Sa ibang company po kasi, within 1 week, within 1 month, at hindi mo na-pair, wala na, maglalahong parambula, and yun ang good thing sa IAM Worldwide, kahit 10 taon pa yan, mananatili lamang sila na nandyan. Okay, so for our tip number 8, always respect your mentors, your cross lines, and your downlines, kasi dapat napaka-importante po, lalo na kung baguhan tayo, how to respect and how to create a good environment, working environment, business environment in IAM Worldwide. Lalo na po kung nagsistart tayo ng negosyo, because if how we start the business, ganun po siya mag-start hanggang sa dulo. Kumbaga, if sisimulan natin siya ng tama, matatapos siya ng tama. Pero kung sisimulan po natin siya ng mali, matatapos po siya ng mali. Okay, so yun lamang ang aking mga maititip sa inyo. So enjoy your journey in IAM Worldwide. Again, this is your mentor, NJ Riego, or your negosyanteng singkit. I'll be happy to see you around in our office, in Facebook, in social media. And I'll be happy if you will subscribe and like our YouTube channel. And you can share this video to your future downlines and to your team. God bless everyone. Goodbye!